sono d'accordo. Ay, grabe, mga bagtet, napaka-pogi. Tignan nyo naman kung gaano maganda. Astig-astig ito, mga bagtet. Mukhang kakabagtet na naman natin itong mga bagtet. Shoutout muna tayo, mga kabagtet. Shoutout nga pala kay Honey Cute King and Who Gaming, Shelly Fonte, kay Mama Best, Jeff Frostibi, Bernadette Saldanha, kay Water Love Life, Dada Madrigal, Shamaditas Channel, kay Mamshi Babes, Ben Vlogs, Lisha, at sa ever kapagtit natin na sa Edmar UPH. Yan mga kapagtit sa mga papa shoutout. Comment down below lang at sa next video natin. Asahan nyo lang ito ng inyong mga pangalan. Salamat mga kabagtet! Yun mga kabagtet! Nandito na naman po tayo para mag-check ng mga game na pwede natin laruin sa ating mga cellphone, online and offline mga kabagtet. Yun! Mga kabagtet, yung lalaruin natin ngayon ay Light of Tell, Glory of Zephyrus. Bali, yun! RPG game siya mga kabagtet. 3D RPG game. Kung makikita niya meron siyang Yushu Singapore. Expected natin na siguro ang developer nito is from Singapore. Yan, tignan natin yung about this game niya mga kabagtet. So about this game niya mga kabagtet, makikita natin dito na kare-release lang po niya mga kabagtet, February 24 lang mga kabagtet, mga parang 2 weeks pa lang nakalilipas ng 2020. So talagang bagong-bago pa to mga kabagtet. So marami pang hindi nakakaalam ng RPG game na to. Sa mga viewers and watchers natin dyan na mahilig sa mga RPG games na katulad ko, mahilig kasi ako mode sa MOBA games, mahilig talaga ako sa RPG games. Alam na mga kabagtet natin yan. Ayan, tara tingnan natin yung reviews niya. Sa reviews mga kabagtet, hindi naman sama. 4.5 sa 12,000 na nag-reviews. Ayan mga kabagtet, ilang linggo pa lang siya. 2 weeks pa lang at least. Meron na siyang 12,000 na reviews. Ayan, tara mga kabagtet, tama ng satsat. Tara tingnan natin kung gaano kaganda tong game na to. Gator GT Arcade. Ayan mga kabagtet, yung nakikita nyo sa screen nyo. 3D. Bali, mga kabagtet, meron kayong dalawang, hindi pala, mga 4 na possible way para makapag-login kayo sa game na to. Una is yung Play as Guest. Pangalawa, Facebook. Yung usual na ginagamit natin ay Gmail. Yan mga kabagtet, tara, check na natin ito. Tignan natin sounds para maganda. Para siyang mga kabagtet, kung nakapaglaro na kayo ng Dragon Nest, ganun. Parang ganun yung mga, uy, ganda. Maganda siya mga kabagtet. Sure tayo mga characters, limang characters din. Parang as ano rin siya, may similarity sila ng Dragoness. Say ano, in terms of graphics syempre, 3D graphics. Tapos yung ano, yung characters siguro. Tara rin ito. Assassin siguro to. Ayun, Shadow Assassin. Mukha naman siyang assassin syempre. Pero mahilig talaga mga kabagtet talaga sa ano eh, sa barbarian eh, mga swordsman. Ngayon kasi nakikita nyo dito sa ano niya, sa parang ang tawag dito, yung mga stamina, agility, control. Meron siyang defense, meron din siyang attack. Kaya ano, masarap siyang combo, pero parang pogi din yung ano, assassin. Pero tignan natin din yung iba. Holy Priest, mukhang ano to, healer siya.
Then, palagay ka mage. Yan, run mage. Tapos, archer. Yan, yan mga kabagtat. Yung mga character niya, hindi naman siya nagkakalayo sa Dragoness. Pero, ayokong magkumpara ng mga games. Pero, tatry natin tong game na to na parang ngayon lang natin nalaro. Yan. Try natin sa assassin mga kabagtat. Parang Naruto yung ano, style ng mga buhok. Yeah, try natin. Game natin. Yeah, it's pogi ito mga kabagtat. Sojaksai yung mga ano niya. Hindi ko alam kung ano pa yung magiging ano, magiging effect ng mga Sojaksai na yan. Tara, try natin kumain. Sorry. Ayaw ata ng may ano, may space. Juicy mga kabagtat, juicy. Yun. Game. Let's do this mga kabagtat. Kaya pala mga kabagtat, sa mga gusto nyong games na gusto nyo i-test, pwede. That's the ultimate goal of this trial. A gobbler. Defeated to prove yourself worthy of joining the Holy Sanctum. That's the goal of this quest. The Eternal Star slaughtered by that goblin. Well, we've arrived over the target. Let's storm in from above. Ay, grabe, mga kabagtet. Napaka-pogi. Tignan nyo naman kung gaano maganda. Astig-astig ka, mga kabagtet. Mukhang kakaad. Kabag dito na naman natin ito mga kabagtat. In terms naman mga kabagtat ng mga kalaban. So cute naman sila. Yun o. Hindi siya yung ano eh, sobrang... Siguro nga dahil kasi 3D graphic lang. Ay, grabe mga kabagtat. Yung dungeon niya, hindi siya simpleng dungeon. Meron siyang mga, ano, meron siyang mga adventure type ng mga dungeon. Na hindi yung, ano, yung, alam mo yung particular lang na, ano, stage. Sa mga gantang game naman mga kabagtat, hindi na kayo mahirapan mag-start. Ang pinaka-challenge nito is yung next na mangyayari is kasi isi-search natin kung ano yung mga item para saan, anong magandang item para sa kanya. Tara, skip muna natin story. We mustn't do anything to alert them.
May pa-disguise pa mga kabagtit. Grabe. Tara na dito, sana. Sana yung kasama ko. Siya mga ano, special item para ma-upgrade yung mga weapons, parang gems gano'n. Mukhang mga bagong dungeons na mga kabagtit, hindi siya ordinary. Bagong skill na lang tayo. Tingnan niyo naman, meron pa siyang ano, meron pa siyang pa-effect na ano. Ang cute ng mga character niya mga kabagtit, tingnan niyo. Boss stage siguro ito mga kabagtit. Dahil sa hindi ganun kataasan yung graphics niya mga kabagtit, hindi naman siya nag-require na sobrang taas din ang specs ng mga cellphone natin. So, sobrang ano, palagay ko recommended siya sa 10 stars na i-rate natin siya. Siguro mga nasa ano siya, nasa 8 mataas na yun mga kabagtit, 8 stars. Sa next video natin mga kabagtit, ano na naman natin, ipapaliwanag naman natin kung bakit kailangan natin mag-rate kasi syempre, mas maganda kung ano, kung para sa personal lang yung mga kabagtit, hindi siya yung ano, pangkalahatan na ano, na rate. Parang sa tingin ko lang naman na kung gaano ka taas yung ratings niya, na i-recommend ko siya sa ibang tao mga kabagtit. Look! An Eternal Star Shard! Eternal Star within you. Help you set. Ayun mga kabagtit. Sobrang cute talaga ng mga character. Comment down below mga kabagtit kung nakukitan ka rin sa kanila. Ayun. Sa quest naman, sobrang convenient niya kasi tatap mo lang yung left side yung quest, yung story. Kasi kusa naman siya nagana. Kusa naman siyang pupunta ron. There are signs of magic here. Things are not easy to appear. You must wake up the girl. Wake up the wake up. Uy, mali. Ito niya ma-wake up. Ayan, okay na.
Ayun mga kabagtet, siguro hanggang dito na lang muna tayo. Para yung mga next, ayan yung mga kabagtet, gagawa ko ng iba pang video. Tungkol sa mga kung paano mabilis magpa-level, kung paano magandang gawin, or the best character na pwede natin umpisahan dito sa game na to. Sobrang nakaka-enjoy siya mga kabagtet, na hindi siya boring tulad ng ibang RPG na mga nalaro ko. Kasi, una sa lahat, in a sense na ano na siya, although hindi siya ganun ka-ultra graphics, pero meron ka kasing nakikitang bago, meron kang nakikitang kakaiba sa game niya, sa mga dungeons niya. Kaya yun yung mga bagay na nagugustuhan ko sa kanya mga kabagtet. Ayan, sige mga kabagtet, sa mga likers, viewers natin dyan na gusto magpa-check ng mga games na gusto nyo ipatest sa akin bago nyo i-download, nag-aalala kayo kasi sobrang laki, pwede natin i-test yan muna bago nyo i-download para naman hindi sayang yung data nyo sa pagda-download. Sa mga viewers naman natin dyan na hindi pa po subscriber, please pa-like and subscribe na po. Napakalaking tulong yan sa akin. Supportahan po natin itong channel na to para magkaroon po tayo ng mga mas magaganda pang games na pwede nating ma-review. Salamat mga kabagtet, hanggang sa muli.